Sa ibang balita, sa presinto naman ang bagsak ng isang principal na nangmulest siya umano sa apat na grade 10 students. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni James Agustin. Sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Project 6 Police Station, inaresto sa kanyang bahay sa Cainta, Rizal, ang 59-anyos na lalaking principal na inireklamo ng pumumulestya umano sa apat na grade 10 students. Nangyari umano ang insidente sa opisina ng principal sa isang eskwelahan sa Quezon City. Sabado raw nang papuntahin ng principal ang ilang estudyante kahit walang pasok noon para magpatulong na magprint ang mga certificate. Ang isang biktima pinapunta sa kusina kung saan sumunod ang principal. Doon po niya ako tinatanong na ilang taon na daw po ba ako, kung nagamit ko na po ba daw yung pagkalalaki ko. Doon na po niya sinimulan yung panghalay sa akin. Hanggang sa natigil lamang po ito nung kumatok yung isa sa aking mga kaibigan at binuksan ang pintuan po. Ayon sa pulisya, dumulog sa kanilang tanggapan ng apat na lalaking biktima. Ang isa ay 17 taong gulang, habang tatlo ay 15 taong gulang. Pinatawag sila ng kanilang principal na may paggagawa sa kanila. Isa nga ay inutusan magluto, iba. Ang iba naman na lilinis ng mga personal na na utos ng suspect natin. At isa doon na ang unang na biktima doon, yung 17 years old, nga ginawa ng isang kalayan at nasundan pa nung tatlo pa. Yung huling-huling minor de edad na biktim natin, tumakbo at naitulak nga itong suspect at diretsong nagsumbong sa kanyang mga magulang. Ikinagulat ng mga magulang ng mga biktima ang pangyayari. Ang gusto ko lang po mangyari, sir, sa nangyari sa anak ko, sir. Magkaroon po ng justisya, sir. Para sa anak ko. Gusto ko kung mangyari na makulong siya na pagbayaran niya yung ginawa niya yan. Sa totoo lang sir, galit na galit ako eh. Kung mabalitaan ko na ganyan na ginawa niya sa anak ko eh. Nakakulong sa Project 6 Police Station ang suspect na nasampahan na nagklamong lascivious conduct in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tumanggi siyang magbigay ng pahaya. Inaalam pa ng QCPD kung may iba pang estudyante na nabiktima ang suspect. Sino man na meron na nabiktima ng suspect namin na ito, pumunta lang kayo sa aming police station, Police Station 15, Quezon City Police District, para maimbestigaan at masampa natin ang kaukulang demanda. Nakarating na rin sa kaalaman ng Department of Education ang insidente, pero hindi pa raw nila natatanggap ang buong report. Pinaimbestigahan na ito ni Education Secretary Sunny Angara.